Good morning. Okay guys, good morning. So kagabi, nag-inom kami ng wine. Nagdala ang neighbor namin ng wine doon sa harap ng bahay. Mga magkatabi-tabi lang kami dito. Tapos nag-unwind lang kami kasi work-work na lang tayo. So, binigay ni neighbor ng mga pagkain. So, dapat natin ibalik ang mga plates. So, ang ginagawa namin pag may mga binigay ang mga neighbor ng mga pagkain, dito namin linalagay ang mga plates nila para na makita namin on the way out sa door. Diyan namin linalagay. So, ayun. Maglinis na naman ako guys ng mga ito kasi na-recrowded na naman sila. Parang pasok ng pasok ng mga gamit dyan. So, minsan, hindi ko talaga ma-aware kasi yung busy. So, lahat ay busy. So, pag may kailangan kuha, labas-pasok yung mga gamit. Ganyan lang kami sa Australia, guys. Tapos, kaya nagbibigay talaga ako ng time na maglinis. Kasi, para during the week, pag may mga trabaho, ilagay lang dyan kasi nagmamadali na. Pero, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na siya lilinisan. So, kaya pag may time talaga naman na spare, pag walang pasok, maglinis talaga. So, not all the time magpi-Facebook tayo. Kasi dito sa Pilipinas or even sa Australia, ganun din. Ang Facebook ay panay na lang yung tingin. May ano tayo guys, may buhay tayo na inaalagaan except sa Facebook. So, yan ang dapat natin isipin na masaya magtingin-tingin pero nabubusog lang yung mata mo. Tapos, dapat magbigay ka lang ng time. You know, na social media time. Ganun. Ang ginagawa ko guys, ginagawa ko muna lahat na gagawin ko para na kahit na matagalan ako sa Facebook, hindi ako hindi matingga yung mga ginagawa ko. So, gagawin ko muna yan. Tapos, mag-vlog ako, magtingin ako ng Shopee ko, ganyan. So, priority talaga muna maglinis. So, nag-school si Toto, nag-work si April. Itong bottom floor, nililinisan talaga yan ni April before she goes to work. So, tingnan nyo guys, malinis na yan. Tapos, ito, kalat ko to guys. Ayan. Pero gagawin ko yan. So, sa second floor at saka sa third, ako na kasi medyo malaki na rin kay April na siya pa kasi nagtatrabaho siya. Minsan pumupunta siya doon sa taas. Pero malinis na yun. Konti na lang yung mga garden-garden. Minsan-minsan talaga. So, kaya ganun. In order ko to guys na ano, na pinakbit at saka ito, Balenciana. Na ano. So, kakainin ko yan for today. Nagluto din pala si April ng ano. Ayan, oh. Yung ano niya. Pinakbit niya. Hindi pala. Kasi last night ko pa yan in order. So, hindi na tayo nag-ano. Isip pa na luto din siya. Tapos kagabi, nag-ano din kami guys kagabi. Kwentuhan dyan sa labas. So, ito, lagyan na naman natin. Galing pa to sa Australia guys. Sa Kmart. Kmart ko ito binili. Minsan-minsan may mga ganito sila pero hindi ko alam kung mayroon pa. So, dinala ko talaga siya. Kasi, shape talaga siya ng onion. Di ba? Ayan. Sabihin natin siya. Malilimutan na may pang-news tayo dyan. Ayan. Anyway, di ba ako nakabili ng eggs para lang sa store yung nabili ko? Yun. So, maglinis ako guys. Linisan ko to
And then, may lilinisan din ako dyan. Tapos, i-check ko lang ang store. Maglinis lang ako sa store. Tapos, yan na ang continue na ang morning natin. So, mag-breakfast ako. And then, mag-take ako ng tablet. Mag-check ako sa labas. Din yun na. So, we'll continue our morning. Kain tayo, guys. Balin siya na. Good morning, guys. Kumusta po kayo? Hirap lang dito, guys, mag-vlog sa bahay. Kasi, hindi pa talaga namin na-organize ang gusto namin i-organize sa bahay na para na hindi tayo marinig habang nagba-vlog tayo. Kasi syempre, pag nagba-vlog, nagsasalita ka. So, marami tayong ipapagawa sa mansyon. Very soon, gagawin na natin yon. Kailangan namin ng garahe, guys. So, bibili kami ng sasakyan. So, kailangan talaga namin ng space. At saka, you know, para maayos na rin yung side ng bahay. So, marami tayong changes dito sa mansyon na darating na dapat ay ginawa na siya late, before pa. So, hindi lang namin nagawa kasi may mga circumstances tayo na dapat i-consider. So, na-consider na namin siya for so long at saka ngayon, hindi na siya dapat i-consider in a positive way. So, dapat na talaga tayo gumawa ng garahe. So, kasi bibili tayo ng sasakyan, wala namang garahe. So, yan ang ano natin. Yan ang focus natin for coming months. So, abangan nyo yan, guys. Kasi, share ko sa inyo. Sana hindi kami maging busy. Para na at least man lang ma-share ko sa inyo kahit papano. You know, kasi yung vlog ko talaga hindi talaga, guys, parang solid siya na ano, sana naintindihan nyo rin yung mga pinopost ko. Kasi kung saan ko lang pwede talaga maka-vlog na hindi masyadong maingay ang surrounding, tapos makaintindi kayo. So, in the utmost of my vlogging situation, hindi ko talaga yan na-achieve na mag-vlog ako na yung talagang gustong-gusto ko na pagba-vlog. So, para ibang klase yung pagba-vlog ko na yung dugtong-dugtong na lang. So, para mag-enjoy naman kayo. Kasi 37 years ako sa Australia, nearly 38. Nag-switch ako dito sa Philippines. Marami akong na-miss out na mga kaganapan sa Pilipinas. But I slowly realize naman para sa inyo na mga taga-abroad na hindi ko naman pala na-miss out yun masyado. So, ang ini-enjoy ko lang here at the moment is yung peacefulness na hindi na ako bumabalik-balik sa trabaho. Napabalik-balik siya, guys, yung trabaho. Tapos, yung income mo para lang rin ginagastos mo lang din. So, sa isip ko, pag ano naman lang, para wala kang achievement na solid na after na na-achieve ko na yung mga basic ko na dapat i-achieve. Sabi ko, pag umuwi kami dito sa Pilipinas, at least makapagpahinga kami a little bit yung physical health namin, maalagaan namin. Kasi syempre, tumatanda na kami. So, yan lang, guys, ang profit na nakarating kami dito. So, ang ano talaga namin, aim na talagang maging masaya sa buhay dito sa Pilipinas, yung hindi ka galit araw-araw, yung hindi ka iniinsulto ng mga tao sa paligid mo. Mabait naman, guys, yung mga neighbors namin. They are, ano sila, very understanding naman. Pero may mga, minsan talaga, may mga tao na hindi mo dapat isama sa buhay mo, na nasama sila for somewhat reason, you know. So, ako ganyan eh, pag ayaw ko sa tao, lumalayo ako, you know. Kaya, mahilig kami manira na yung kami-kami lang, yung quiet, kasi hindi mo ma-adjust yung ugali ng iba. Sa Australia, hindi ka nakatira sa mga in-laws mo, ganun. May sarili ka talagang
bahay kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, pwede naman sa mga in-laws, you know, pero majority of the time, mahirapan ka din kasi mag-a-adjust ka din. So, pag wala kang choice, i-ano mo na lang sa sarili mo na wala na akong choice, you know. Pero pag may choice ka, majority talaga, may sarili yan silang home, you know, mga tao, mga married couple or kahit single, you know, they prefer na sila-sila lang nakatira. Para magtrabaho, mag-uwi, may peace ang ano nila, ang buhay. So, dito sa amin, may certain kami na something na dapat ko talagang aayusin. Ikukwento ko na lang sa inyo later or dadalhin ko kayo sa road na yun. Na minsan maakala mo ang ginagawa mo is for people to help ba. Tapos yung mga tinutulungan mo pa, yun pa ang mag-rebelde kasi hindi enough yung naibigay mo sa kanila. Kung tutuusin, milyonis na yung natanggap nila. Hindi pa sila, guys, masaya. So, sa isip mo, wow, ilang milyon, hindi ko naman mga anak ito, you know. Hindi ko naman nanay at tatay. Sino ba kayo? Nagdi-demand kayo ng time at saka pera ko. Time, eh, you can always, you know. Pero pera, yun ang hindi maganda. So, hindi talaga ako, guys, umiimik. For such a long, long time, tumatahimik lang talaga ako. But I think it comes to the stage na you have enough and it's time for you to speak out and it's time for you to cut the border. Para na wala ka ng ano. So, yan ang gagawin natin. Wala na. I had enough. So, ayun. Parang may nagsasalita sa ilalim. Good morning, guys. Or good. Yeah, good morning pa. Hindi pa 12 o'clock. So, welcome sa ating mini vlog. So, guys. Ito ngayon. Naglinis na ako, guys. Na, medyo nahuli ako. Hindi pa ako nakakyat sa taas. Pero, akyatin ko yun. Maglinis ako doon. Ah, mag-water lang ng plants. Nakalinis na ako doon. Yung rubbish lang, iaano ko, baka dumaan yung basurahan. Kasi yung basurahan dito sa subdivision namin, guys, last time, every 2 weeks sila dumadaan. Tapos nag-every week. Tapos ngayon, medyo nag-slow down sila, guys. Every 3 weeks na. Ngayon yung mga basura namin, ano na, guys, inaano ko na sa, ano na lang, may pinapadala na lang ako. Na ano na tao para na i-ano ba i-dispose na lang. Tapos kung iipunin mo kasi masyado siyang ano, marami by the time, especially pag may party ganun. Sa Australia weekly yung ano, pick up ng garbage. Dito medyo nahuli-huli sila a little bit. So ayan, today is another warm day. So maglagay ako ng aircon para medyo maano dito. Naiwan ito ni Daddy, guys, ang buong gabi. Sabi ko, ano ba yan? Pero hindi naman siya masyado nag-frozen or something. Kasi 22 degrees siya. Minsan linilipat ko siya sa 24 pag medyo cool ang ano, ang temperature sa labas. Pero pag hindi, 22 is a good temperature naman. Hindi siya masyadong malamig. Cool lang ang loob ng bahay. So, ayan. May bibili. What did I order? We have Shopee, guys. Shopee. Not too dear. Just in time. It's good, Daddy. I remember. 132 lang ni Dad. What? 2 chopping board. 2 of them. 400 pieces. Mm-hmm.
guys. Okay. Twist it. Daddy, can twist it. This is the original way to improve the barber's skills. So you can actually hang it to dry. 137, including the shipping. It's good if no shipping. It's only like 40 pesos, $1. Maganda ang pagparap niya. Okay, may chopping board na tayo guys, na medyo maliit pa. The other one is too big. Thank you for watching. Bye-bye now.